Ayan. Good afternoon sa ating lahat. Ang video natin ngayon ay tungkol sa yung Bluetooth module ng KZ na kinabit ko sa KZ ZS10 ko na headset. Napapakita ko sa inyo. So ang naririnig nyo ngayon ay yan ay ang microphone ng KZ ZS10 hindi yung KZ AZ90 EZ09 Pro yan. Itong KZ EZ09 Pro ay ano siya, TWS high definition Bluetooth upgrade ng KZ o KZ Acoustic sa para sa mga ano nila sa earphones nila na ganito. So ako yung nakikita nyo ito. Yan yung ito yung KZ CS10 na module na pwede mo siyang kabitan ng wired na cable. Pwede din siyang yung module na nawawala yung module ko. Yung isang module na neckband at saka itong Bluetooth na module. So bali tatlo. Kung saan kayo mas komportable, mas magandang yun ang piliin nyo. Pero mas maganda kasi yung mas maganda pa rin yung quality ng audio ng na makukuha mo sa yung cable na module compared sa yung mga Bluetooth na module kasi merong mga latency minsan. Kaya yun. So ngayon ang naririnig yung audio ay nanggagaling sa KZ EZ09 Pro. So, compared mo siya, ang laki niya, ganito siya kalaki. Yan. Nasa mga 2.5 inches by 3 inches ang lapad. At ang kapal niya ay nasa 30 mm o mahigit 1 inch. Shout out nga pala kay Jay Tan na nag-request nito ng video na to. Na gusto niyang marinig yung quality ng audio ng microphone ng KZ CS10 na gamit yung KZ EZ09 Pro na AirHawk module. So kung ikukumpara mo yung size ng tawag dito, yung case niya, siyempre may battery dito. At pagbukas mo, kasi malaki siya kasi yung airhook nandito nakalagay kasama. Kaya medyo malaki siya compared mo sa yung mga ANC na itong ANC tone free ko na LG. Yan siya. So, ayan guys. Ang makukuha natin dito sa sa airlock na to, airhook. Ilang hours nga yung battery nito. Kalimutan ko. Pero maganda siya. Maganda yung niya, yung quality, yung build quality niya. Plastic. Medyo Tapos, magaan. Hindi siya mabigat. Saka sakto lang yung niya, fit niya. Yan, ganyan. So, ayan. So, ngayon, i-compare natin yung quality ng microphone sa ibang headset. So, tatanggalin ko to. Yan. Ngayon, ang naririnig yung audio ay yung sa cellphone. Yung microphone ng cellphone. Kaya, yan. Yan dito mako-compare nyo kung yung kaibahan niya kumpara doon sa
ano sa itong sa Kizzy ano Kizzy EZ09 na module, Bluetooth module EZ09 Pro. Try din natin ngayon yung ano yung ano natin. Yan. Sana nag-connect yung ano. Titingnan natin kung nag-connect yung ano natin. Yan. Putik na mahulog. So ayan, ngayon lang naririnig nyo naman na ano na microphone ay yung nanggagaling sa LG Tone Free. Itong LG Tone Free na to. So ANC siya. Ano. So may auto noise canceling siya. At ayun, maliit. Maliit siya compared sa size ng ano ng airhook module ng Kizzy. So, magkaiba naman kasi nung ano nila. Kasi ito wala tong ano, wala siyang ANC. At yun, wala siyang ANC. Pero maganda siya pag ano. Ang kagandahan nito ng Kizzy ay high dynamic yung audio na maririnig mo galing sa galing mismo sa ang tawag dito earbuds, ito kasi yung earbuds sa galing sa nakalimutan ko na. So yan, yan yung naririnig nyo na ano ngayon na ano. So ngayon ang naririnig nyo ay yung nanggaga yung may audio ng nanggagaling sa LG Tone Free. Yan, paparinig ko sa inyo kung anong yung tunog niya pag mayroong tunog sa loob ng kwarto. Yan, sana naririnig nyo. May nanonood ako ng ano na hindi basta-basta ibibigay ng Neon Tigers yun. Mobile Legends na tournament sa Kendati sa Pilipinas. So, ito yung maririnig nyo na audio pag na nagagaling sa LG Tone Free na ano, earbuds. So, ngayon, lilipat ulit tayo doon sa kabila, doon sa Kizzy. Titingnan natin at ipaparinig sa inyo kung ano yung quality ng audio pag merong mga sound sa paligid. Yan. Balik tayo dito sa kabila. Yan. Yan. Naka ano din kasi ito siya kan naka multi connection, so dalawang ano pwede siyang naka-connect sa dalawang device. Kung meron kayong dalawang device, so automatic siya nagko-connect pag ano. Pero more on sa halimbawa yung dalawang device mo, halimbawa yung sa dalawa na yon naka-on yung dalawang Bluetooth ng ano ng dalawang device. So, ang module ay magkukonek siya sa last na connection na meron siya. O, ayan. So, paparinig ko sa inyo kung ano yung quality ng audio kapag merong sound sa paligid. Siya nga pala guys, nandito tayo ngayon sa loob ng kwarto. So, medyo ano, gusto ko sanang i-testing din sa labas. Titingnan natin mamaya. Tatanggalin yung possibility yeah. Na makuha ka ni Kizzy. So ngayon, ang naririnig niyo na audio ay yung galing sa Kizzy na EZ09 Pro pag merong music sa loob ng kwarto. Kasi nandito tayo sa loob ng kwarto ngayon. So ayan. Sana ay makatulong sa inyo sa mga decision mo kung bibili ba kayo dito o hindi. Sa tingin ko naman, worth it naman siya. Kasi maganda din yung quality ng, ano, ng audio. Lalong-lalo na sa yung Kizzy. Yan, yung mga module nila. If you think about it, there's yan, no ito. Way that XP changes siya. Into RSG kasi wala pa silang damage. Yung poke lang yung meron sila. Maganda din yung styling niya. Kung makikita ninyo. Yan. Makikita ninyo. Kung makikita ninyo, maganda din yung styling nila.
So may iba-ibang ano to, merong makakabili ka na ibang kulay itong ano earphone. Makakabili ka na ibang kulay, ibang klase. So madami sa Kizzy Acoustic, madami silang ano, madami silang options kung ano, kung alin yung fit sa budget mo at yung gusto mong quality ng audio, kasi iba-iba yung timpla na ginagawa nila. So, copy muna tayo. Yan. Try natin pumunta sa labas para marinig nyo kung ano. Ano yung quality ng audio pag nandun tayo sa labas. Kaso lang hindi ano dito, medyo tahimik kasi dito kasi walang masyadong mga sasakyan na dumadaan. So ayan guys, nakikita nyo sa likod. So nakikita nyo ngayon, naririnig nyo ngayon ay yung audio quality pag nasa labas ka. Kaso lang hindi masyadong ano dito kasi hindi masyadong maingay kasi nga walang mga sasakyang dumadaan dito. Madalang. So, pero makukumpara mo na dito. At saka tahimik yung lugar dito. Ayan, makikita ninyo. Sobrang tahimik. Ayan. Kukunti yung mga taong dumadaan kasi nga ano ngayon, yung holiday ngayon. Saka Lunis holiday. Kaya kakaunti yung mga taong dumadaan. Yan, merong tumunog ngayon. Sana naririnig nyo. Para maano nyo din, matansyan nyo din kung ano yung tunog nyo pag nasa labas kayo. Gamit yung Kizzy CS10 na kinabit sa Kizzy EZ09 Pro na AirHawk Module Bluetooth. Ayun lang. Sana makatulong sa mga decision nyo sa pagbili ng ano. Bluetooth module na to. So, sa tingin ko naman guys, maayos naman siya, maganda naman. Yung quality. Ilang months ko na din siyang gamit. Pag nandito lang sa bahay kasi lagi kong ginagamit yung ano ko, LG Tone Free na lagi kong ginagamit ay yung ENC na ano, yung auto noise cancelling na Bluetooth ko, yung earbuds ko kasi meron siyang ambient sound na maririnig mo yung mga nasa paligid kahit nasa office ka, so pwede mo siyang gamitin. So, enjoy nyo yung paligid namin. Maganda yung lugar dito. At least naririnig nyo yung mga ano. May dumadaan nyo sa sakit. So, ayun lang. Ayun lang po. Ang ano natin. May share ko sa inyong video tungkol sa ating ano. Ating sa quality ng ating Kizzy AZ09 module. Bluetooth module. So, ayan. So, ayan po. Maraming salamat sa panonood. At ingat po tayo palagi. God bless. So, shout out sa iyo, Mr. Jaytan. Sana ay maintindihan mo. I'm not sure kung you are a Filipino or some Singaporean or maybe Malaysian Chinese. So, I hope makatulong sa ano sa iyo sa pagdesisyon mo kung gaano o ano yung quality ng Kizzy EZ09 Pro pag yung quality ng ano niya, audio niya. So maraming salamat. Ingat po tayo palagi. God bless.